SHS na naman sa gabing ito. Ano man ang inyong ginagawa, welcome mga channel members, lahat-lahat ng mga silent at regular listeners natin. Dito na naman syempre sa ating segment na ito, atin pong pakikwentuhan. Tatlong kwento ito ha, ni Nina, Nina Baoninha. But anyway, si Sai at si Chin Chin. Ito ang laman ng ating SHS ngayong gabing ito na siyempre hatid pa rin sa atin ng kape ni Lola Trinidad. Alam nyo po ba meron na rin tayong sulit tipid pack. Tatlong drip bags, tatlong steeped bags ang naroroon sa napaka-cute na pakete na iyon. So puntahan nyo na po, limited stocks lamang po ito. Hanapin nyo na lamang po siyempre sa ating Facebook page na Ilakbot Pinoy Horror Stories para nandun na rin nakakabit, nakakonek yung direct blue link. Ganun na rin syempre sa Kape ni Lola Trinidad Facebook page. Hanapin nyo na dahil limited stocks lamang ito. Kung gustong-gusto mo naman na tipid-tipirin at tatlong drip bags, tatlong steep bags lamang ang naririto sa cute na pakete na ito ng Kape ni Lola Trinidad sulit tipid pack. So ito na, puntahan nyo na, orderin nyo na bago ma-order at mapakyaw ng iba. Kung gusto mo naman talagang hindi nabibitin, puntahan mo yung mga regular na mga pakete natin. Syempre ang Kape ni Lola Trinidad sa puntong nire-record natin ito habang papalapit na po dito si Bagyong Jenner at medyo maulan-ulan na sa bandang labas at medyo malamig pa rin po ang ating panahon. Ako naman, sabi nga coffee weather, ika nga natin, di ba? Puntahan mo na rin ang ating hazelnut and butterscotch barako flavors ng Kape ni Lola Trinidad na drip and steep na regular packaging po natin sa HTV merch, sa Shopee at maging sa ating TikTok shop. Alright, eto na ang ating mga kwentuhan. Umpisa natin sa kwento ni Nina at siya daw po ay taga Tacloban City, Leyte. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Hello sa inyo, Sir Red, at sa lahat ng staff. I have another unforgettable experience with an entity way back December 1996 sa lugar namin sa Leyte. Bagong panganak pa lamang po ako noon nang ako at ang aking asawa ay napag-alaman namin na namatay yung best man namin sa kasal due to complications after his surgery. Since close friend ng husband ko at my husband begged me to accompany him sa wake ng best man namin, pumayag ako kahit na nagdadalawang isip ako kasi nga bagong panganak pa lamang ako. Pero since nangako naman yung husband ko na hindi kami magtatagal, eh pumayag na rin po ako. So pumunta kami around 8 PM sa lugar nila, which is medyo malayo sa barangay o medyo malayo na barangay from Tacloban City. Nung nandun na kami, ay nalimutan namin yung oras dahil sa dami ng mga kakilala at kaibigan na dumalaw sa wake. So nagkwentuhan until I realized na 11:45 na po palayo ng gabi. Since yung inuuwian namin is Palo Leyte, which is around 30 to 45 minutes from the residence nung namatay, agad ay inalerto ko si husband. Sinabi ko kung anong oras na. Nung nalaman ni husband ay dali-dali naman kami na nag-excuse at nagpaalam sa mga friends pero hindi na kami nagpaalam sa kamag-anak ni bestman dahil sa pamahiin na hindi daw maganda yung nagpapaalam sa mga kaanak nung pinaglalamayan. Nagsimula na kami mag-travel gamit yung motorsiklo namin, yung single. At nung nagpreno si husband sa intersection corner para tignan kung may daraang sasakyan, meron akong na-notice na babae na nandoon sa may malalaking punong kahoy na malapit po sa bridge. Yung babae po si Red ay nakayuko. Natatabunan ng mahabang buhok yung mukha niya at yung suot po niya ay hindi pangkaraniwan dahil long sleeves na white blouse and long light blue skirt na umaabot sa may bandang paanan niya. Sinabihan ko yung hobby ko sa nakita ko, pero laking pagtataka ko dahil sabi niya, wala siyang nakikita. Itinuro ko sa mister ko yung nakikita ko na nakayukong babae, pero sabi naman ni mister ay baka nag-aantay lamang daw ng jeep or ng masasakyang bus.
Sabi ko naman, eh kung naghihintay yun ng masasakyan, bakit nandun siya sa part na malapit sa mga puno at hindi siya nakikita o makikita man lang ng mga driver? So because nag-insist na nga yung husband ko na wala talaga siyang nakikita na babaeng nakayuko at pinagdidiinan ko na meron, sinabihan ako ng asawa ko ng mahinahon. Ngunit may diin yung pananalita niya na if meron daw akong makita as we travel going home, huwag daw akong sumigaw o kontrolin ko yung pagkagulat ko dahil baka daw kami ay madisgrasya. Talagang natakot ako noon, Sir Red, kasi napagtanto ko na ako lang pala ang nakakakita o nakakita nung babaeng iyon. Yung babaeng nakayuko, natatabunan ng makapal na buhok niya ang muka at mahaba yung damit. So nagdahan-dahan na lamang yung biyahe namin pauwi sa Palo na dinivert ni Hubby yung kwento sa ibang topic para maibsan yung hilakbot at kaba naming pareho. Dumating kami sa bahay around 12:45 AM na nang hindi na nagpagpag. Agad kami nagbihis at natulog. Noong madaling araw na iyon ay binisita ako ng namayapa kong lola sa panaginip at sinabi niya na gusto lamang din niyang dumalaw sa anak ko. Nung sinabi niya na gusto niyang dumalaw lang sa anak ko, ay biglang pumalahaw po talaga yung anak ko. Bagay na nagpagising sa aming mag-asawa at naputol yung panaginip kong yun. Until now ay nahihiwagaan pa ako sa nakita ko, Sir Red. Hindi ko pa rin po nalilimutan at hindi pa ako nakaka-move on sa mga entities na nakita ko sa loob ng bahay namin sa Palo at nung nag-transfer na kami sa bahay namin sa isang subdivision sa Tacloban City. Huminto lang po yung pagpapakita na talagang nakapagpaluwag ng aking hinga nang binendisyonan ni tatay. Si tatay po yung kwento ko last time. Nang binendisyonan po niya yung bahay namin both sa Palo at sa Tacloban since isa po siyang lay minister ng Catholic Church. Maraming salamat po, Sir Red, and I hope makapag-share pa po ako ng iba mula po sa aking mga hindi malilimutang karanasan. Very truly yours, Nina. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Lakas maka Red Diaries yung very truly yours. Speaking of, naku, may bago po tayong istorya sa Red Diaries Tagalog Love Stories. At kung hindi ako nagkakamali, sa puntong nire-record namin ito, guys, ang pinalabas pa namin, ang bagong labas sa puntong ito ay yung dating pag-ibig. Ang kwento ni na Larcy at Sinam, kung hindi ako nagkakamali. Di ba, Clay? Ayan, kung halimbawa man din yung panapapakinggan, punta nyo na po ang Red Diaries Tagalog Love Stories at pakinggan nyo na po at suportahan ang isa sa mga brother YouTube channels natin. Ganun na rin syempre ang pagtawag natin sa mga nais din o hindi nyo pa alam, may mga kapatid tayong channels in Duck Short Stories, Pulang Likido Animated Horror Stories at sana nga po makakreate pa tayo ng iba pang mga contents para po sa Pulang Likido basta't magkaroon lang din po kami ng sapat na budget para sa mga animator at syempre ganun na rin sa ating Hilakbot Haunted History. So marami po kayong pwedeng tambayan ng mga channel at supportan nyo lang po para ganahan din yung team natin sa pagre-research, paggawa pa rin po ng iba't ibang mga kwento lalo na dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories. At kung tinatanong mo, Draven Black, nako naman, meron po tayo niyan, mga susunod pang gabi ng lagim. At syempre, GY Jones, meron pa ba? Kuya Soju, meron din ba? O kung ano-ano pa mga kwento dito, marami po tayong ipoprod at ire-record pa sa mga susunod na panahon. Ganon din yung mga series natin, susuporta nyo na lamang din po yan. Maka 10,000 views lang kami dyan sa isang lapagan, why not? Walang problema, nako naman, salamat po dahil naririyan pa rin po kayo. But anyway, speaking of, dito sa first story natin, kayo din po ba, comment nyo na lamang po, hanggang sa punto bang ito sa kasalukuyang panahon, naniniwala pa rin ba kayo dito sa mga pagpag, yung mga paniniwalang, for example, yung mga buntis, bawal daw pong makipaglamay, bawal magpaalam sa mga kamag-anak ng ano, bawal maghatid. Di ba, bawal ihatid nung kaanak ng namatay yung dumalaw na kaibigan or malapit na kamag-anak. Bawal daw ihatid hanggang gate, something like that. Bawal din daw kumain. Di ba, ang dami kasing ano, bawal kumain ng string beans, bawal maghanda ng pansit. Kasi parang yung death daw ay magkocontinue sa isa pang
pamilya, parang sunod-sunod kumbaga. Bawal din daw ma-break yung rosary, something like that. Ano pa ba yung ibang mga pamahiin sa patay? Ayun, bawal tulugan, di ba? Yung recent lang natin na SHS at yung isang regular episode natin, meron din tayo na feature na ganyan. Kayo din po ba, ano pa ba yung iba pang mga paniniwala sa mga patay? Na hanggang sa ngayon, alam ninyo na pinaniniwalaan pa rin po sa lugar ninyo. Or kung may experience ka ba na somewhat nilabag mo or hindi mo sinunod yung pamahiin na iyon, eh may nangyari sa'yo. Pwede mong ikwento yan sa sindakstories2008@gmail.com. Alam naman natin talaga ito mga pagpapagpag na iyan, talagang ito na yung nakaugat ng kagawian or practice natin mga Filipino eh. Di ba lalong-lalong na syempre hindi na natin yan madidelete, hindi na natin yan talagang totally ma-erase or maisantabi dahil part na yan ng ikangay cultural fabric na meron tayo na kung saan sasanga magbabranch out sa spiritual belief, respect for the deceased, di ba? And of course, a desire to protect oneself from negative influences. Kasi sabi nga nila, itong ganitong klaseng mga pamahiin kapag halimbawa superstition, pag hindi natin ito sinunod, in particular itong pagpapagpag, sabi nila, yun bang parang pag hindi mo yan shake off, kumbaga, or pumunta ka muna sa isang lugar para doon magpagpag, bago ka tuloy ang umuwi, parang katulad nga, di ba, kaya maraming mga 7-Eleven horror story. Di ba yun yung sinasabi nila kung saan daw marami nagpapagpag kapag dumagsa yung maraming tao halimbawa sa mga ganyan, lugawan, parisan, tapos parang alam nyo yung galing sila sa patay, parang doon daw sila nagpagpag, something like that. Kasi gano'n naman talaga, di ba, na parang galing ka sa lamay, kahit kaibigan mo o kalapit sa puso mo, kaanak mo ito, punta ka daw muna sa isang lugar na basta hindi, huwag ka munang dediretso sa bahay. Okay, ganun yun eh. Di ba alam nyo naman yan, siguro fully aware kayo dito sa practice na ito, sa kagawian na ito. Na kung saan kasi ito daw, ang talagang action lang naman na iti-take natin dito sa pagpapagpag. Eh, syempre, i-shake off natin, papagpagin natin as a way of cleansing daw ng cleansing sa ating sarili para maitabo yung mga negative influences na naroroon sa funeral. Sa paniniwala, kung pagbabasahan lang natin, alam naman natin na itong mga energy, so negative energy na ito, ay siyang nakakapag-attract sa mga wandering spirits na pwede daw pong maging present doon sa mourning site o kung saan ginaganap o saan naroroon yung burol o yung lamay. And of course, nandun na nga yung lungkot, nandun na kasi yung death, di ba? Something like that. Doon pa lang sa dalawang iyon, alam na natin yung energy. Alam na natin yung kung ano yung pwedeng kumabit doon, di ba? Fear, something like that, di ba? Kasi nga sabi nila, itong energies or spirit na ito might follow itong tao, halimbawa ako, pwede akong sundan sa bahay kung kagagaling ko lang doon sa lamay na ito. Tapos, kapag nandoon na, sumunod sa akin sa bahay, maglilinger siya sa bahay, mananatili daw doon, ito daw po ay magli-lead o magkukos ng kamalasan, illness, or kahit na anong mga negative outcomes. Yun yung pinaka, sabi nila, laman nitong pag-superstitious belief na ito. Di ba? Ewan ko sa inyo guys, ha, kung naniniwala pa rin po ba kayo dyan. Or kung hindi man, parang kahit dumiretso ka doon ng bahay, hubarin mo na yung isinuot mo. Anything na isinuot mo doon. Tapos kailangan mo rin daw na parang kahit papano maghilamos para yung katawan mo, yung, di ba, yung hands mo. Parang ganun. Pero ewan lang ngayon. Kasi ngayon parang nakikita na natin, di ba, na minsan kapag sa mga lamay, nagvi-video okay pa nga sila eh. Di ba? May mga minsan pa nga yung ano ba yun, yung parang drum and lyre pa nga minsan. Hindi totoo to guys ha. Meron at meron ako nakikita na ganito eh. Kumbaga parang sa punto ngayon, hindi natin alam kung sa pagbabago ba ito ng panahon or pwedeng magiging ito na nga yung pinambibreak nila doon sa paniniwala na ito na nakapagtataboy kasi ng mga iba pang mga negative energies or mga wandering spirits na pwede daw pong, yun nga, na-attract doon sa energy, negative energy doon sa lamay. Hindi natin masyadong ma-explain kung ano ba talaga at saan nagmula ito at wala din po talagang record sa mismong history natin kung saan nang galing, sino ba ang pinanggalingan, sino bang nakaisip ng superstitious belief na ito. Pero alam naman natin na talaga hindi natin ito mabubura sa ating kultura. Di ba? Maniwala man tayo sa hindi, wala pong mawawala naman. Ang alam ko lang. Baka mamaya sisihin nyo ako pag ano. Doon nga sa Stormy, sa sinasabi nila, doon po sa
convenience store po ng inyong lingkod at ng partner kong kuya ko. Eh, yun nga, lagi nilang sinasabi pag may dumadaan nga daw doon na maraming tao, baka nagpapagpag tong mga to. Lagi nilang sinasabing gano'n sa mga convenience store. Ano? Ewan ko lang. Wala pa naman so far ako nararamdaman doon kapag andun ako. But anyway, salamat sa mga nagpo-purchase ng kape ni Lola Trinidad. Once again, hazelnut butterscotch, must try. Lalong-lalo na sa sulit tipid pack natin na limited stocks lamang po yan. Punta mo na HTV Merch sa Shopee at sa TikTok. Okay? Susunod na kwento. Ito naman po ay galing kay Sai, isang masugid nating tigapakinig din at siya po ay tubong Benguet at tambayan daw po talaga nila ang channel natin kapag nag-aaral, nagre-relax o bago matulog. Sabi niya, ang dami ko na rin pong narinig na kwento rito na nakakatakot kaya't naisipan ko na rin pong mag-send ng sarili kong entry. May mga karanasan na din po ako nakakahilakbot pero ang ilalahad ko lamang po ay yung hindi hango sa sarili kong karanasan. Dahil ito po ay experience ng aking lola sa luma nilang bahay nung siya ay dalaga pa. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Si Lola Linda po ay pumanaw noong 2021 dahil sa sakit na cancer. Sobrang namimiss ko na po siya talaga, Sir Red, lalo na yung mga kwento niyang nakakatakot. Actually, si Lola po ang dahilan kung bakit sobrang nahumaling ako sa mga horror stories at sa movies. Ang mga kwento niya sa akin noon, kahit pa ulit-ulit, ay hinding-hindi ko po pinagsasawaan. Lagi pa rin po akong nakikinig at talagang parang nagbibigay pa rin ng takot sa akin na as if first time kong mapakinggan. Hindi ko po malilimutan ang kwento niyang ito. Siyam na magkakapatid daw po sina Lola Linda at lahat sila ay nakatira noon sa isang malawak na bahay sa probinsya. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng lugar. Ang kanilang bahay ay pinagigitnaan ng mga kalsada at mga shortcut papunta sa iba pang lugar ng munisipyo kaya maraming tumatambay doon. Dahil wala rin gaanong sasakyan noon, nagiging rest house din po ang bahay para sa mga manlalakbay. Alkalde po nung panahong iyon ang tatay ni na Lola Linda kaya kilalang kilala sila sa lugar at sobrang bait din niya kaya okay lang sa kanya na buksan ang kanilang bahay in service sa mga travelers. Maliban sa kanilang magkakapatid, nakikitira rin po noon ang kaibigan ng nanay nila Lola na nagngangalang Marciana. Napabisita lamang po siya sa kanila at dahil malayo raw po ang tirahan niya, pinatuloy muna siya ng tatay ni Lola sa bahay. Mabait daw po si Aling Marciana at para makabawi sa pagpapatuloy sa kanya, siya ang nagluluto at naglilinis ng bahay. Siya rin po ang nag-aalaga sa pamangkin ni Lola na baby pa nung time na iyon dahil ang nanay niya na kapatid ni Lola ay teacher kung kaya't halos everyday ay busy po ito sa school. Isang araw ay nagulat po ang pamilya ni Lola na bigla na lang magsuka ng dugo si Aling Marciana. Sa mga nakaraang araw, napapansin na rin nila ang kanyang biglaang pamamayat at mabilis na pagkahapo. Agad daw po siyang isinugod sa ospital at na-confine po siya doon ng ilang araw. At dahil po dyan, si Lola Linda po ang inatasan ng kanyang kapatid na mag-alaga muna sa kanyang pamangkin habang nagpapagaling si Aling Marciana sa ospital. Isang gabi, si Lola at ang pamangkin niya lamang ang nasa loob ng bahay. Nasa munisipyo ang kanilang tatay. Nasa trabaho pa ang iba pa niyang kapatid. Binisita naman ng nanay nila si Aling Marciana sa ospital at habang pinapatulog daw ni Lola ang kanyang alaga sa sala, nagulat siya nang biglang umalulong ang mga aso sa kanilang bakuran. Maya-maya pa ay biglang may ingay na nanggaling sa kusina para daw pong may nalaglag na planggana. Lumingon siya sa may gawing kusina at nakita po niya doon si Aling Marciana eksaktong papasok sa pinto ng kusina. Nakaharap ang ale sa kanya at nakangiti daw po, Sir Red. Sunginitian din siya ni Lola at kinausap na
Nakabalik ka na pala, Ate Marciana. Magaling ka na ba? Kasama niyo po ba si nanay? At nakatingin si Lola sa karga niyang bata kaya nanibago siya dahil hindi sumasagot yung Ali. Muli niya itong nilingon at sobrang nagulat daw po siya dahil andun pa rin daw si Aling Marciana. Nakangiti. Pero eto ka, Sir Red. Wala daw pong binti at paa si Aling Marciana. Siyempre, ikaw ba naman ang makakita ng ganoon? So tinaasan ng balahibo si Lola. Gusto niyang sumigaw pero ang nakapagtataka, hindi daw po niya maibuka ang kanyang bibig at kung gusto man daw po niyang sumigaw, walang tunog na lumalabas. Agad niyang kinarga ang kanyang pamangkin na tumakbo daw po sila papalabas ng bahay. Hindi niya alintana yung lamig ng hangin dahil sa sobrang takot. Sobra rin daw po yung kanyang pag-iyak at talagang kitang-kita na andun pa rin at parang may tinitingnan daw po yung mga aso sa gawin ng loob ng bahay at tuloy-tuloy ang pag-aalulong nito which is hindi daw po normal. Mula sa labas, may bintana din po kasing nakatutok sa may sala. Muling sumilip doon si Lola pero naroroon pa rin daw po ang Ali. Nakatingin pa rin sa kanya at nakangiti. Itinaas pa niya ang kanyang kamay at ito daw po ay kumaway. Pero takot na takot si Lola kaya tinalikuran na lamang daw po niya ang bahay. May kalahating oras na ang nakalilipas nang may naaninagan daw po siya mga flashlight papunta sa kinaroroonan niya. Agad niya itong sinalubong at napabuntong hininga siya nang makita ang kanyang mga magulang at ibang kapatid. Umiiyak si Lola, ngunit pinagalitan siya ng kanyang nanay. Bakit daw niya inilabas ang sanggol, ang lamig-lamig pa naman at ang nipis ng damit nito? Ano daw ang nangyari at bakit daw siya umiiyak? Isinaad naman po ni Lola ang kanyang nakita at habang siya ay nagkikwento, nagkatinginan na lamang daw ang kanyang mga magulang. Sinabi, "Sigurado ka ba sa nakita mo?" Tanong ng kanyang tatay. At bigla daw po nilang sinundot ng, "Wala na si Marciana. Patay na siya." Hindi alam ang dahilan ng pagkamatay po ni Aling Marciana, Sir Red. Ngunit dahil sa nakita ni Lola, nagpanuvina sila sa bahay para matahimik na rin ang kaluluwa nito. Isa po talaga ito sa mga nakakahilakbot na karanasan ni Lola. Patuloy pa rin po ako magpapadala ng kwento na hango po sa kanyang mga karanasan at sana po ay abangan ng inyong mga tigapakinig. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming samat sa kwentong iyong ibinahagi. Ito po si Sai. Ayan, salamat dahil siya po ay nagbahagi ng kanyang kwento sa Sindak Stories 2008@gmail.com. Basta mga kwento nila Lola, ano, yan talaga kahit papano. Kami din po nakaka-relate din ako dyan kasi lagi din po kami kinikwentuhan noon ng mga ganyan. Kahit minsan, di ba, alam mo yung parang kala mo hindi totoo nangyari, pero kapag nakikwento kasi yung mga lolo't lola natin noon, alam mo yung parang pakikinggan mo yung every word na sasabihin nila, every word na alam mo yun nalalabas sa bibig nila. Basta pag nagkwento, kumpul-kumpulan kayo mga kapwa nila apo o kaya magpipinsan, tapos nakikinig kayo habang syempre may bonfire, mayroong kandila na nakatirik dyan, di ba? Ganun, parang mafe-feel mo yung nakakatakot dahil di ba nasa kadiliman kaya nakikwentuhan pa kayo ng ganun. Naalala ko tuloy mga ganyan. Mga batang 90s, lalong-lalo na may mga ganyan. But anyway, ito na ikatlong kwento. Pinakahuli na po ito sa ating listahan. Ito po ay galing kay Chin Chin. So ito po ay binahagi niya sa ating Facebook page, ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. So ito na ang kanyang kwento. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Marami po ako naging karanasan na nakakatakot po, lalong-lalo na doon sa bahay namin. Ito pong personal experience ko ito, Sir Red, ay nangyari po way back nung ako po'y college pa lamang.
nagkataon na summer break at Holy Week. So nagising po ako ng maaga and it was 6 a.m. noon. So dahil bakasyon at wala naman din pong gagawin talaga ng araw na iyon, eh nag-decide po ako na mag-stay muna sa bed at mag-daydream. Okay. Pero naputol po iyon, Sir Red, dahil nakadinig po ako ng mga footsteps na papalapit sa room namin ng sister ko. Sa sobrang tamad ko talaga nung time na iyon, ni hindi ko man lang po talaga ginawa na lingunin o tignan kung ano yung nadidinig ko, kung saan nanggagaling o kaya pagbuksan man lang yung pintuan kasi alam kong galing po ito doon sa labas ng door namin. Nagtulog-tulugan na lamang ako dahil sa pag-aakala na si mama lamang iyon at baka utusan lamang ako na magluto o magsaing. Nagtuloy-tuloy yung footsteps. Pero nag-stop po siya right in front of our door. Narinig ko pa nga po yung doorknob na nag-turn na para bang bubuksan talaga. Pagkatapos nun, Sir Red, ay bigla din pong sinara ng dahan-dahan. Yun bang parang sinilip lang kami kung gising na ba kami or hindi pa? Pero at this point, wala naman akong iniisip na kahit na anong katatakutan. I just thought it was Mama checking us out. Lumipas ang ilang minuto. Nakaramdam ako ng pagkaihi. And I was like, what the heck, kahit utusan pa ako ni Mama. So lumabas ako ng kwarto and then nadaanan ko yung room ng parents ko. Nakabukas ng bahagya yung door nila at sinilip ko pero tulog na tulog yung pareho kong mga magulang at naghihilik pa nga. Pumunta naman ako sa room ng brothers ko at ganun din, Sir Red. Tulog din ang mga ito. Nagtaka ako kasi hindi ko maintindihan yung nangyari kanina. Hanggang sa maya-maya, nagising na si Mama ko, so I asked her kung sinilip ba niya kami kanina. Pero takang-taka po si Mama at sinabing, anong pinagsasabi mo? Kagigising lang nga namin. And later that day, Sir Red, tinanong ko naman si Papa at yung mga brothers ko kung sila ba yung nagbukas ng door. Pero wala daw sa kanila gumawa nun. And I believe, kasi nakita ko naman na tulog sila. Doon lamang din ako talaga, Sir Red, nang hilakbot sa realization kong iyon at baka kung sino o anong klaseng entity na pala ang nagmulto sa amin doon sa kwarto. Hindi lamang po iyon. College days pa rin po ito noon nang nangyari. Madaling araw at nag-i-internet pa rin po ako. So bali tatlo pa po kaming gising noon, yung ate ko at yung aking pinsan na nag-i-stay o naki-overnight sa bahay namin nung time na yun. Pero ako lang po yung mag-isa sa sala. Yung sis at yung cousin ko ay nasa room na nila. Nang magsawa nga po ako sa kakabrowse sa internet, I decided na matulog na. So shinut down ko na po yung PC. So nagtungo din po muna ako sa CR para magdiskarga ng aking wiwi at maghilamos ng kaunti. Pero nung paglabas ko po sa CR, nanginig po ang aking mga kalamnan at pinagtaasan talaga o kaya nangilabot po ako. Dahil meron po ako narinig na parang umiiyak na babae. Nanggaling po ito sa kitchen. Sa kitchen area ako nakakasigurado na nagmumula yung tunog dahil kung sa CR ay napaka-imposible. Dapat din sana ay mag-e-echo yun. At isa pa, kagagaling ko lamang po doon. Wala naman din pong ibang female sa house na nasa labas ng kwarto except me dahil sabi ko nga, ang aking ate at ang aking pinsan ay naroroon na po sa kwarto sa taas. Lahat po talaga ng mga buhok ko sa aking katawan ay nagsipagtayuan talaga. Tumili talaga ako ng pagkatining-tining sabay karipas ng takbo papuntang kwarto at hindi na rin po talaga ako nakatulog afterwards. Ito
ang subscribers. Hilakbot Stories. Yan ang mga sinasabi na internet pa hanggang madaling araw, yung pang pamorningan, yung patayan ba? Alam mo yon, yung konting puyat pa, patay na. Ewan natin na kung ano ba talaga ang kababalagan dyan sa bahay ninyo, pero sana may nag-isip na kaya na-mention mo man lang na blessan na ba ito o kaya ano ba yung pwede ninyong gawin para maitaboy man lang yung ganitong klase. At saka sa lahat-lahat ba ng mga family members na nakatira dyan, sa'yo lang ba nagpaparamdam? Kasi kung sa'yo lang, meron kang special ability kaugnay po sa mga sixth sense na tinatawag. Diba? At aminin mo yun sa sarili mo. Dahil ikaw lang may experience nito eh. Mabuti sana kung nadinig mo rin ito sa mga pinsan or ate mo, ibang mga kapatid mo. O kung may same story din sila o experience na katulad sa'yo. Diba? But anyway, kung halimbawa man ganito ka rin sa mga sender, may karanasan ka sa supernatural, sa mga multo, engkanto, o kahit na ano pa man na nakakatakot, mga real life na pangungulam, pangbabarang, something like that, nakupuntahan nyo lamang po at i-email nyo na lamang sa sindakstories2008@gmail.com. Kung love stories naman, reddiaries2021@gmail.com. Okay? Nang mapag-usapan, mapagkwentuhan po natin ito sa isang segment, at maraming salamat muli sa lahat po ng mga nagbibigay, nagpapadala ng mga entries nila. And once again, pipilitin natin lahat, exert natin lahat ng ating effort para po maisama lahat-lahat ang inyong mga kwento. Kung hindi man po dito sa SHS, malamang sa isang regular episode po ng isang compilation natin, either dito sa Sindak or doon po yan sa Hilakbot. O dito sa Hilakbot pala, saan ko pa ba tinuturo? Ito na pala yung channel Hilakbot, okay? Salamat mga channel members, ang updated list po ay naririyan. Salamat sa super solid na suporta, dahil kahit nawala man po tayo at naantala tayo for how many months, ay naririyan pa rin po kayo. And once again, for the sake lamang ng hindi po nakapakinig nung ating, syempre, yung pagkakambak natin at kung bakit ang tagal, sabi ko nga po sa inyo, dahil po nabisi lang din po talaga tayo sa eskwelahan, lalo alam nyo na third year. Very hectic na yan. May OJT pa nga. Pero buti na lang hindi na ako mag-OJT. Buti na lang nasalo na. At syempre, yung ating, alam niyo na, mga pinagkakaabalahan din po natin, mga business, mga personal sa buhay. Sana po yung maintindihan po ninyo. Pero sana ay naririyan pa rin po kayo. Samson Mabalay, si Ma'am Akizet, si Presi Operio, sino pa ba yung mga naririyan, mga updated list natin. Maraming salamat, mga solid HTV positive na mga channel members po natin. Ayan, kung sakali man na hindi ko po mababanggit ang inyong mga pangalan, at since i-open na nga lang natin para mapasalamatan kayo, katulad nito, sige, pasalamatan natin sila Nico, Wella Bumanglag, Chiki Fritzy, si Ruari, si Val, Divine Grace Nave, Elaine Pitil, Packer Danger, ano to, Packer Danger, Vincent Foronda, Micah Perez, Silence Listener, si J-Dom Toy Shop, si Romilin, si Baiko, Baikong Tausi, Ken Rojas, Jesse Viola, Rene Zamora, Michelle Jimenez, It's Random Vibes, MNMAT, salamat ma'am, Lynn Kalingdog, ABCDE, ayan si Louis Mark Duterte, Ann Cardenas, Maru Balgos, Carmela Toscano, Lorelyn Bagat, si Lulu A. Ma'am Lulu, salamat sa pagiging Team Aswang leader. At si Jackie Orlando, si Prince Laher, salamat. Ito po yung updated ba ito from ano pa lang, September 16. Yun po yung date nitong ating listahan. So salamat, binanggit ko na po kayo. Pero doon sa mga regular listeners na hindi po natin mababanggit pero lagi-lagi naririyan, paramdam na lang po kayo sa comment section. Maraming salamat po, dahil hindi po ninyo kami nakakalimutan na suportahan, kahit alam mo yon, medyo may pagkantala nga, sabi ko sa inyo. Pero bawi po kami sa darating na Halloween, sa darating pa mga buwan. So sana po ay abangan nyo na lamang po, at sana ay ma-share nyo yung mga featured na episodes natin dito. Ako pong muli si Red. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan, at lahat tayo ay solid HTV positive. Love you guys! May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya?
Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.